Hello everyone and welcome to our channel. So kung first time ka pa lang sa channel ko, ako nga pala si Mai Manalo, a mompreneur and financial educator. Gumagawa ako ng mga tips and tutorial videos for IMG members katulad mo. Pag-uusapan natin ang KAISER OPMS Portal mo at kung ano ang gamit ng nasa loob nito. So ba, na-open mo na ba ang KAISER Portal mo? Ano ba ang OPMS? Para saan ba ito? Yan ang pag-uusapan natin sa video na to. So stay tuned! So ano nga ba ang KAISER OPMS Portal natin? So, bawat investor or member ng KAISER Long-Term Healthcare or Ultimate KAISER Health Builder ay may access sa OPMS nila. This is where you can view and manage your KAISER Long-Term Healthcare Policy. And ito po ay electronic system na na-approve ng SEC and Insurance Commission. So, paano ba mag-login sa ating KAISER portal? So, go to kaiserhealthgroup.net/login. So, ganito po ang itsura niya. Then, kung bagong member ka pa lang ng KAISER, so kapag approve na ang iyong policy sa KAISER, makaka-receive ka ng welcome email gaya nito. So, nakasulat dyan, congratulations on your new policy. To access your account in KAISER's policy management system, so, ibibigay niya sa iyo ang iyong username and exclusive password. So, usually, ang username ay ang iyong registered email. Then, what if old member ka ng KAISER, hindi mo na-open ang iyong KAISER portal? So, meron tayong solution dyan. So, i-click mo lang itong kulay blue, yung don't have your username and password. So, click here. I-click mo lang yung kulay blue. Once na na-click mo yon, so input mo lang dito yung iyong email address. Yung email address, ito yung ginamit mo nung nag-member ka ng KAISER. And then kung hindi mo alam ang iyong application number sa KAISER, hingin mo sa iyong sponsor. Kapag naisulat mo na siya dyan, i-click mo na yung submit. And then marireceive mo sa iyong email yung iyong username at password para makalagin ka na sa iyong KAISER portal. So, bumalik ka uli dito sa kaiserhealthgroup.net/login. And then, input mo lang din yung iyong username and password. And then, i-click mo lang itong login. Then, sa loob ng iyong portal, makikita mo itong My Policy. So, sa sample na to, ang policy na kinuha niya ay Plan K100. Makikita mo dyan yung application number mo, yung policy number mo, and pangalan mo, yung proposed member. So, tinakpan ko na lang dahil personal data ito ng client. And then, makikita mo rin yung next due date mo at yung total amount due mo, kung magkano yung babayaran mo. So, ang mode of payment natin sa KAISER, merong monthly, quarterly, semi-annual, and annual. Makikita mo dyan kung ano mode of payment ang napili mo. So, sa case na to, monthly siya. Then, una nating pag-usapan yung personal info. So, i-click mo lang siya. Under personal info, so pwede mong i-edit ang iyong profile, pwede ka rin mag-change ng iyong password. So to edit your profile, so kung gusto mong palitan ng email mo or mobile number mo, so input mo lang dyan and then i-click mo yung submit. Kung gusto mo namang palitan ng iyong password, pwede rin. So ilagay mo lang din dyan yung gusto mong password and click mo lang din yung submit. Then, ito namang tool sa taas, kung hindi ka IMG member, so hindi mo magagamit itong tools na ito. So, let's proceed sa support. So, i-click mo lang yung support. So, ano bang purpose ng support? So, halimbawa, may concern ka. Gusto mong magpa-compute ng mag-upgrade ng iyong plan. So, kung wala ka pang 30 days, pwede kang mag-upgrade ng plan. Bawa kung K100 to K125, pwede yon. So, pwede kang mag-create ng ticket sa KAISER Support. So, i-click mo lang tong click here to send us a message. Once na na-click mo yan, so be sure
na nakalogin ka sa Kaiser Help Desk. So yan, makita mo tong upper right portion. So kailangan makikita mo yung pangalan mo dyan na nakalogin ka. And then, to submit a ticket, ilagay mo lang yung requester. Ito yung email address mo, policy number mo, anong issue. So, click mo lang itong drop-down menu para mapili mo doon kung ano yung mga concerns mo. Then, ilagay mo yung subjects and ano yung details ng iyong concern. Then, pag-usapan naman natin ang quick claims. So, i-click natin itong file a claim. Under file a claim, so yan, isulat mo din ang iyong requester. Ito yung email address mo, ito yung policy number mo, anong issue. So i-click mo lang din itong drop down menu para mapili mo kung ano yung mga issue and concerns mo. Kung tungkol ba sa APE, sa iyong dental benefits, sa mode of computation, so marami pa po yan. So piliin nyo na lang po dyan kung anong iyong mga concerns. Then, pag-usapan natin, ano bang schedule of annual physical examination? So, makaka-avail ka po ng free APE mo kapag naka-one year ka na nahulog sa iyong Kaiser long-term healthcare. So, kailangan din po ay active ang iyong Kaiser policy para ma-avail mo po ang APE benefits. So, para ma-avail mo yan, so, i-click mo lang tong link na ito. Kapag na-click mo na, and then, i-click mo itong schedule your APE. Ito yung mga step-by-step guide para sa iyong APE benefits. So first, go to kaiserhealthgroup.com/map. And then, pipiliin mo daw kung anong preferred clinic or hospital mo. And then, click APE. So pag na-click mo na itong link na to, pwede ka nang pumili ng iyong preferred na clinics or hospital. So for example, gusto mong magpa-APE sa Kaiser Medical Center sa San Pablo City sa Laguna. So piliin mo lang siya. And then i-click mo lang yung icon na APE. And then mapapapunta ka na dito. So i-click mo tong request APE para mabigyan ka nila ng LOA or Letter of Authority. So, yun yung ipipresent mo sa hospital or Kaiser Medical Center kung saan ka magpapa-APE. So, yun ay matatanggap mo sa iyong email. And then, pag-usapan naman natin ang Resource Center. So, under it ay View List of Accredited Hospitals, Clinic, and Dentists. So, i-click mo lang tong link na to, makikita mo na yung mga list of hospitals. And then, about the application of amendment and application of reinstatement, meron tayong separate video tutorial para dyan. So, tingnan mo na lang sa channel ko para mapanood mo kung ano ba yung amendment na yan and ano ba yung reinstatement na yan. Itong application for amendment, for example, monthly mode of payment ka ngayon. Ngayon, gusto mong mag-upgrade into annual mode of payment dahil may budget ka na or may na-receive kang Christmas bonus or 13th month pay. So, pwede kang mag-fill up ng application for amendment. So, i-click mo lang tong link. Pero mas makakabuti sa iyo kung papanoodin mo yung video na to para mas maintindihan mo at yung mga step-by-step guide. Ito namang application for reinstatement, so halimbawa, napaliban ka ng hulog sa iyong Kaiser, so mainam na mag-reinstate ka para maging active uli yung iyong policy. So panoodin mo din ang video ko, hanapin mo lang sa channel. Ito namang pay bill now, so meron din akong separate tutorial kung paano mo i-upload ang iyong payment or your proof of payment sa iyong Kaiser portal or via kiosk tube. So, hanapin mo din sa channel ko para mas maintindihan mo ang step-by-step kung paano ang tamang pag-upload ng ating hulog. Under naman sa View of My Payment History, so dito mo makikita yung mga hulog mo buwan-buwan. Kung monthly ka naghuhulog or taon-taon. So, i-click mo lang siya. Kapag na-click mo na, so ito yung makikita mo. Ito yung list ng iyong payment history. So, under posted, makikita mo kung nakakailang buwan ka na nahulog. So, sa case na to, itong client na to, monthly siya. So, makikita mo dyan yung SATR number, yung OR number. So, ito, napaka-importante. Yung date paid, due date,
next due date. So dapat tayo mga policy holder, alam natin kung kailan ang ating due date at next due date para hindi tayo malampasan ng ating paghuhulog. And then makikita mo rin ang iyong official receipt. So nandito na po siya sa bandang right side. So dahil nga paperless na tayo, so pwede mo nang i-click dyan ang iyong soft copy ng iyong official receipt sa iyong KAISER investment. Dito naman sa unposted, so di ba ang ating KAISER, hinuhulog natin sa IMG bank account. So si IMG, kapag in-approve nila yung hulog natin sa KAISER, ipopost nila under unposted. So dahil si IMG, isasubmit niya yon sa KAISER. And then, kapag na-approve na ni KAISER, sila na maglilipat into posted. Pero sabi ni KAISER, kung nasa unposted pa ang hulog mo, please take note that our standard turnaround time to process and post your payment is within 30 to 60 days for transaction from March 1 onward. So ito yung nagsimula ng pandemic last year. Rest assured that though your payment is not yet posted in your OPMS, you have the protection and coverage of your policy and you will continue to enjoy its full benefits for as long as you have paid your premiums on time and you will keep the copy of your proof of payments available for presentation whenever necessary. So maganda din po na itabi po natin ang ating mga proof of payment para in the future kung kailangan pong i-reconcile o gamitin, so meron po tayong maipapakita. And then, pag-usapan naman natin itong View My Starter Guide. So, i-click nyo po yan. So, ito yung makikita nyo under My Starter Guide. So, wini-welcome tayo ni KAISER. So, please take note, this guidebook is intended to provide you a basic understanding of your KAISER healthcare plan and procedures in availing your healthcare benefits, familiarizing yourself with your healthcare program benefits and procedures is easy with this guide. Please take special time and attention to read this guidebook for easy access of services. So mahalaga po talaga na binabasa po natin ang ating policy para malaman po natin ang mga benefits and limitations ng policy natin. So, huwag po tayong gumaya sa iba na after nilang makapag-avail ng isang investment, hindi na nila binabasa ang policy. So, kung magka-claim na sila, so doon sila nahihirapan dahil hindi nga nila binasa yung mga guidelines. So, napaka-importante po na basahin po natin yung mga policy ng mga investment na kinukuha natin. And then, itong View My Healthcare Contract and contract provision, so i-click nyo lang din po yan. So hindi ko na po ipapakita dito dahil personal data po ang mga naan dyan. So pasok lang po kayo sa inyong KAISER portal and i-click nyo po yan. At importante, nabasahin po natin. So ito pong contract provision, so 30 pages po yan. So mainam din po, nabasahin din natin po bawat pahina nung nakasulat po sa contract na yan. And then, itong View Schedule of Benefits, so makikita nyo po dyan kung ano po yung computation na sa plan na kinuha ninyo. So, kung K100 siya, so nakakompute po dyan kung magkano yung investment niya, magkano ang kanyang insurance, magkano ang kanyang healthcare, at iba pa. To download your benefit card, so i-click nyo lang din po yan. So makikita nyo po, merong expiration date po yan. So usually, every quarter po, pinapaltan po ni KAISER yung expiration date dyan para malaman po noong accredited hospital kung active ba ang inyong KAISER policy. Kasi yun po yung isasubmit ninyo once na i-admit po kayo sa mga accredited hospital ni KAISER. So what if tapos ka na maghulog sa iyong KAISER long-term healthcare? So congratulations! So 7 years ka na nagtsatsagang maghulog sa iyong KAISER. So makikita mo sa policy status, fully paid ka na.
So, sa case na to, annual mode of payment ang pinili niya. So, kung monthly ka ngayon, anytime, pwede ka mag-upgrade into annual kasi makaka-discount ka ng 2 months kapag annual mode of payment ang pinili mo. So, para ma-view mo yung certificate of full payment mo, i-click mo lang ito. Kapag na-click mo na yan, ito na yung makikita mo, ang iyong Certificate of Full Payment sa KAISER. So, congratulations! So, makikita mo dyan yung plan holder name, yung plan type, anong policy number, at kung kailan ang maturity ng iyong KAISER long-term healthcare investment. At magkakaroon ka pa ng Visa card. So, mag-email sa'yo si KAISER para mag-fill up ka ng form para sa iyong Visa card. I hope marami kang natutunan sa ating tutorial for today. Kung nakatulong sa iyo ang video na to, kindly subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated.